Magandang umaga mga ka-goat farming. Napakaganda ng araw ngayon because of the easterlies, no? Medyo makulimlim, medyo malamig ang climate, pero hindi naman umuulan. So tungkol ngayon sa kambing ang ating pag-uusapan, at ito ay nanggaling sa comment ni Mr. Florentino Bondoc. Ikinoment niya dun sa isa sa mga videos ni Alpha Adventure Farm sa kanyang YouTube channel. So babasahin ko yung kanyang comment at tanong. Good day! Ask ko lang kung ilang buwan dapat pasampahan ang doling. Ganun din ang back, kung ilang buwan dapat ipasampa. Thanks. So, Mr. Florentino Bondoc, dalawang bagay ang i-assume ko dito, ano, dun sa dough. Kasi sinabi niya, anyway, binanggit mo naman doling. So, dumalaga to, ano. So, I'm going to assume na kailan siya magiging ready na mabuntis magmula nung siya ay pinanganak. So, bawat farm may sari-sariling standard, may sari-sariling breeding program. Sasagutin ko yan base sa breeding program ni Alpha Adventure Farms. Okay? So, dito sa Alpha Adventure Farms, yung mga doelings namin, pinapaabot, ang utos ko ay paabutin muna sila ng 10 to 12 months. At hindi lang yon, hindi lang kami nagbabase sa edad. Maliban sa edad, pangalawang basihan namin ay yung body conditioning score, BCS. 1, 2, 3, 4, 5. So 1 hanggang 5 ang body conditioning score. On another video, i-discuss ko yung details ng ano ba itsura ng kambing na ang body conditioning score ay 1, 2, and so on and so forth, no? Dito, so kailangan umapakan ng babaeng kambing sa ng edad na 10 to 12 months magmula nang ito ipinanganak, at kapag umapak na siya doon sa edad na 'yon, ang next na pinapa-check ko ay yung kanyang BCS, body conditioning score. Kailangan ang kanyang body conditioning score ay kung hindi man number 3, dapat number 4. 3 or 4. Hindi po pwedeng less than 3, hindi rin po pwedeng 5. Kasi kapag 5, obese na 'yan, mataba na siya, no? Maganda lang tingnan ang mataba. Kung ikaw ay magkakarne, ibebenta mo siya for slaughter. Pero kung ibibreed mo yan, gusto mo siya maging buntis, hindi po pwedeng ang body conditioning score ay number 5. Okay? Kailangan between 3 and 4 lang yan. So, yung dalawang bagay na yon, Mr. Anong pangalan? Florentino. Kailangan ang babaeng kambing ay pasok siya sa edad na at least 10 months, kung hindi man 12 months or older. At pagkatapos nun, iti-check ang kanyang BCS. Ngayon, ang next na tanong, paano kung na-meet na niya yung minimum na edad? Hindi na siya, kumbaga mas matanda na siya sa 10 months, pero ang kanyang body conditioning score ay less than 3 or higher than 4. Anong gagawin? Kung less than 3 yan, ayusin muna natin dapat ang estado ng kanyang pangangatawan. Patatabain muna natin, ipapasok natin siya dapat sa body conditioning score na 3 or 4. Pupurgahin, ibabitamins, at ibibigay yung minimum na bigat ng roughage na dapat niyang makonsume, which is about 16% ng kanyang body weight. Ginawa ko siyang 16% dahil kasama na doon, pati yung na-estimate ko na, pati yung moisture level ng pinapakain natin, which is about 75%. Kagaya ng mais na sa background ko, pag piniga natin yan, hindi na bababa sa 75% niyan ang tubig. 25% lang yung dry matter. No? So, kung nagpapakain tayo, itsapuera dapat sa computation yung tubig, yung moisture. Kaya ginawa kong 16% ng body weight niya, kasi sa 16% na yon ng kanyang body weight, 4% lang talaga ang dry matter doon. Yung natitirang 12% ay tubig. No? So, yun ang explanation doon, bakit 16%? Kasi baka mamaya nagtataka kayo, bakit dun sa mga nakaraang video mo, Sir JC, sabi mo 4% ng body weight. Yes, 4% ng kanyang body weight. Pero i-divide mo by 0.25, kasi yun lang ang dry matter. Ngayon, kung ayaw mo nang mag-divide ng 0.20, mag-divide by 0.25, 16% mo na kaagad. Simple na lang naman yun. Simple arithmetic lang naman yun. Binawasan lang natin yung operations. No? Ayaw na natin mag-divide. Di 16% ka agad, ganun din. Ba't din nyo man i-compute? 4% divided by 0.25. Anong sagot? 16. Diretso mo na 16. Para wala ka nang dinidivide, di ba?
same thing lang naman ang ending niyan. So yun lang, Florentino, edad at saka body conditioning score. Sa back naman, ang edad niya dapat ay hindi siya bababa sa isang taon ng edad, no? At saka yung body conditioning score niya 3 or 4 din. Mas maganda kung 4 ang kanyang score, but not 5, kasi pag 5 obese na yan, no? Obese na pagka ganun. So alam naman natin, anything that is beyond or above normal ay pwedeng makasama dun sa health ng alaga natin, kambing man yan or manok, no? Okay, so ngayon may gusto lang akong isingit dito, kasi ang babaeng kambing, minsan kahit na 4 months pa lang yan, dinadat na siya ng kanyang estrus cycle, yung paglalandi, nag-i-standing heat na minsan. Kaya mahalaga na kapag iwinalay, kapag winling na, no? Winling, kumbaga bagong walay siya, no? Kailangan nakahiwalay sila sa mga back, kasi kung nakakahalubilo nila ang back, ay nako, hindi na ako magtataka kung magkakaroon ka ng 4-month-old or 5-month-old na babaeng kambing na hindi mo na malayan, buntis pala, no? Lumalaki ng lumalaki ang kanyang tiyan, kala mabusog lang. Hanggang doon sa naobserbahan mo, hindi pa man sila kumakain, bundat na siya. So, buntis na yon. Ang problema ngayon, hindi mo alam kung kailan manganganak. Kasi, hindi mo rin alam kung kailan siya nasampahan, no? Yun ang style karamihan ng mga small-hold goat racers. Ako, small-hold goat racer din ako, pero may proseso lahat ng mga ginagawa at pinapagawa ko dito sa Alpha Adventure Farms para sistematiko, para hindi nagkakaroon ng mga unwanted surprises. Maganda ang mga sorpresa eh, pero may mga sorpresa na hindi magandang nasusurpresa ka sa ganun, dahil hindi ka nakakapaghanda. Ayoko, medyo hindi maganda yung nabubulaga ka minsan, kasi hindi ka handa, di ba? So ngayon, sa mga lalaki naman, minsan makikita natin 2 month old pa lang nagpa-practice na yung buckling na yan, na sumampas-sampas sa mga kapatid niya, sa nanay niya, or sa mga iba niyang kasamahan. That's a good indication, good criterion para sa mga lalaking kambing na gusto nating mapili as barako, as breeder in the future. Yung maaga pa lang eh nagmamanifest niya, nagmamanifest na or iminamanifest na niya yung isa sa mga roles niya in the future, which is sumampa, no? Yung pagiging aggressive, no? Kahit bata pa lang yan. So obserbahan nyo yung mga ganyang characteristics, no? Ng mga backlings, pag sinabing backling, batang lalaking kambing, binatilyo. Pag doling, yan yung dumalaga, no? So sa backling, obserbahan nyo yung mga ganong characteristics, barkahan nyo kaagad kapag nagpakita ito ng sinyalis ng pagiging aggressive kahit bata pa lang. Pero as far as your questions are concerned, Florentino, nasagot ko na, no? So edad at saka body conditioning score ang basihan dito. Kahit pasabihin na natin ang babae at lalaking kambing ay pumasa doon sa body conditioning score na 3 or 4, kung hindi naman niya namimit ang tamang edad, hindi pa rin natin to i-breed, kasi hindi pa siya sexually or physically mature completely, no? Maaring naglalandi yan, maaring nagsasampa yan, pero hindi pa siya fully sexually mature. Ngayon, in the same way, kung ito ay nasa tamang edad naman na, pero hindi pasok dun sa preferred or ideal body conditioning score, tatrabauhin muna na natin ang kanyang body conditioning score bago natin siya i-breed. Okay? So magandang maagap tayo para nasusunod natin yung schedule ng ating breeding program, no? Mahirap yung reactive, yung alam mong paapak na siya doon sa edad na ibibreed sana natin, pero hindi ka naging maagap, kaya naging payat yung kambing mo, ang ending tuloy, tumama sa pumasok sa edad na target, pero ang kanyang BCS ay hindi pumasok, no? So kailangan maagap tayo, proactive, para hindi nasasayang yung panahon, no? Yun ang pinakamahirap doon, maghahabol ka ng oras, no? So sa mga gustong bumili ng mga kambing, hybrid goat man yan, purebred, Anglo-Nubian or Boer, nasa description ng video na to yung mga links. At sa mga gustong matutunan lahat ng aking programa sa pagkakambing, mag-register kayo ngayong araw sa aking
goat farming seminar, pagkabayad, pagka-register ngayong araw na to, ngayong araw din ito ninyo, kayo makakaroon ng access dun sa mga video. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.